Hello guys, good evening. So once again, magbabasa na naman ako. Or rather, may share ako na video para sa inyo na medyo special since alam nyo naman kapag may time ako, gagawa talaga ako ng mas special na video kaysa sa pangkaraniwan. So this time, parang katulad ng ginawa ko last week, para mag-share na naman ako sa inyo ng mga mythical creatures. Pero this time, galing naman siya sa ibang bansa. So sa Indonesia. So, dahil ito sa suggestion ng isa sa mga subscribers nitong channel ko, which is si no-name girl, si April. So, April, thank you talaga sa suggestion mo. Nung sinerch ko nga, ang dami palang mga creatures ng Indonesia na hindi ko pa rin alam yung iba. So, napaka-interesting talaga. So, hopefully magustuhan niyo yung mga napili kong creatures na i-feature ngayon sa video ko. Pero before that, gusto ko lang sanang i-take yung time para batiin yung mga taong nakikita ko nagko-comment, nagle-like, and then nagsusubscribe, yung mga maaaring nag-share pa ng mga videos ko. So, thank you talaga kay Cecil Abby, kay MRF Monsayak, Weng, kay Carlo Fernlo Tagle, kay Ann Barbacena, kay MSK Loka, Francis Gaming, kay Pau Pau, kay Myron Lingat, Evelyn Pahinago, Neil Brian Fugen, si Room 666. Okay, may channel din si Room 666. I hope na bisitahin nyo siya. Maganda rin yung mga content niya. Sobrang nagustuhan ko. Si Mark Joy Galagate, si Frances Kate Gaunce, si DJ, si Chai Perez, si Moon is Make Me Nice for Everyone, si Chris Delicious, si Marie Gonzalez, Mark Dalagit, Desiree Capone, si Alvin Katang-Katang, Magic Dara Somnang, Del Abelsangkani, Jem Cansico, Jennifer G, Dali Tangog, Desi Joy, Cynthia Rather Not Say, Honey Laney, Heart Altamonte, Simon Pogi, Jade Vela, Melody Dingding, Angelo Cadena, si Tameme, Cholo Santos, Mela Villasana, Honey Girl, Shinos Hunter Eye, Dark Angel, Ansiti Hara Hari, Risa Londronio, JM Goodboy, Kihaji Magkale, John Lloyd Junicio, and Sims E. Thank you sa lahat ng support ninyo, sa lahat ng mga good comments or mga nice comments na iniiwan nyo sa akin. Then kung may mga feedback po kayo under any suggestions, just feel free to leave them down in the comments. So, open po ako sa suggestions, anything na you'd like to say na makakapag-improve nitong channel ko. So, ito na yung pinakaunang creature na i-discuss natin. This creature, medyo kakaiba siya for me. Parang medyo natakot ako sa kanya. So, ang tawag dito sa creature na ito ay Buto Ijo. Ang Buto Ijo ay isang halimaw na malahigante at kulay berde. Meron silang mga malalaking pangil at malalaman mo na may malapit na Buto Ijo kapag ikaw ay nakalanghap ng isang nakakasulasok na amoy na parang nabubulok na basura na galing sa isang imbornal. Gawain din nila ang manguha ng mga bata na gagawin nilang bilang alipin. Ipapagawa nila sa mga ito ang kung ano-anong bagay gaya ng pagbibigay sa kanila ng masahe o patatayuin lang nila yung bata sa isang sulok at pababawalan na kumurap. Ano man ang gustuhin nila, kailangan sundin na kanilang alipin. Kapag nagsawa na sila sa batang alipin, papatayin at kakainin na nila ang mga ito. Wala naman talaga silang pakialam sa bata. Ginagamit lang nila ito upang pagkalibangan at pagkatapos ay bilang pagkain. May paniniwala rin na maaari kang humiling sa Buto Ijo na mga gusto mong makamit sa buhay gamit ang isang ritual. Ngunit labis na mapanganib ang paghingi dito ng pabor sapagkat masyadong mabigat ang hihingi nitong kapalit. Sinasabi rin na napakahirap na paamuhin ang Buto Ijo sapagkat kapag hindi nito nagustuhan ang alay na iyong ibibigay, kaagad ka nitong papatayin pati na rin ang iyong buong pamilya.
Okay, so yun yung buto ijo. So parang feeling ko parang ginagamit lang talaga siya ng mga matatanda, siguro sa Indonesia, para panakot sa mga bata. Alam mo yun yung parang katulad dito sa Pilipinas kapag magulo yung bata or ayaw matulog, let's say. Sasabihin mo na, oh, kakainin ka ng mumu, ganyan, kapag mabait, pag hindi ka naging mabait, kung hindi ka sumunod sa akin, kakainin ka nitong monster na yan, ganyan. So, ayun. So, feeling ko doon siya na galing o ganyan. Pero, kasi may mga paniniwala sila na pwede kang mag-request sa kanila ng mga favors na hindi siya advisable kasi masyadong malaki yung hinihingi nila nakapalit. So, ayun. Medyo creepy kasi kumakain talaga sila ng mga bata. I suppose ganun naman, di ba, yung mga usually halimaw, kumakain talaga sila ng mga bata, ganyan. Panakot nga kasi, di ba? Kaya, ganun. Ganun yung mga culture ng mga tao, tatakutin nila yung bata para sumunod sa gusto nila. Anyway, so let's move on to the next creature na na-feature dito sa video na to. Itong creature na to, medyo interesante siya. Sabihin ko later. Pero ito siya, ang tawag sa creature ay Ibogogo. Ang Ibogogo ay isang pangkat ng mga nilalang na katulad ng tao na pinaniniwalaan na nabuhay sa mitolohiya ng Flores, Indonesia. Sa wika ng Nage sa sentro ng Flores, ang Ibo ay nangangahulugang lola at ang Gogo ay nangangahulugang siya na kumakain ng anuman. Ang Ingles na katumbas ng Ibogogo ay nilalang na kumakain ng kahit ano. Ang mga Ibogogo ay humigit kumulang na 1 metro ang tangkad, natatakpan ang katawan ng makapal na buhok, may tiyan at tenga na malaki, at kung titingnan ng mabuti, mukha silang unggoy pero may kakayahan na ulitin ang salita ng tao na parang parot. Kumakain sila ng anumang makukuha nila, kabilang na dito ang mga sanggol. Ayon sa kwento, ang mga tao ng Flores ay sinubukang makisama sa mga nilalang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkain upang ang Ibogogo ay huwag sirain ang kanilang pananim. Ngunit ang Ibogogo ay naging mapangahas at tuluyang nagalit ang mga tao dahil kumuha ito ng sanggol at kanila itong kinain. Dahil sa insidenteng iyon, sinimula ng mga tao ng Flores ang pangangaso sa kanila at doon na nga nalipol ang lahi ng Ibogogo. Noong 2003, natuklasan ng mga antropologo ang labi ng isang humanoid na pareho ang katangian sa isang Ibogogo. Tinawag nila ang kanilang mga natuklasan na Homo Florensiensis dahil ito ay natagpuan sa Flores Island. Kaya't hindi malayo sa posibilidad na maaaring nagkaroon talaga ng mga halimaw na tulad ng Ibogogo. Okay, so yun yung Ibogogo. So, ang nakakapagtaka or rather interesting dito sa klase ng creature na to is parang totoo talaga siya. Actually, base naman sa paliwanag, hindi naman siya parang kakaibang creature or talagang may parang power or anything. Mukhang talagang, alam mo yung mga tipong sinaunang tao na mabuhok, yung mga parang mukhang unggoy and whatever. So, sila yon. So, sila yung mga tipong hindi siguro na-develop na humans, na natili sila dun sa stage na parang mukha silang unggoy, and unfortunately, medyo cannibalistic sila. Or, masasabi ba na cannibalistic? Kasi parang hindi naman sila totally tao. Parang kasi sila mga unggoy nga na turns out na kumakain nga ng mga maliliit na bata, mga sanggol. Sad lang, yun nga, na ganun sila. Kaya yun, napilitan yung mga tao siguro na nakapaligid sa kanila noon na yun nga, i-hunting sila and then eventually nawala nga yung buong race nila. Pero yun nga, may mga usap-usapan na may mga sightings daw ng ganitong mga Ibogogo na nanatili dun sa Indonesia. So medyo creepy kasi I think kumakain pa rin sila hanggang ngayon ng mga maliliit na tao, mga bata. So ayun, isa siguro yun sa mga panakot din dun sa lugar na yun na kapag hindi sila naging mabait, kung hindi sila sumunod sa magulang nila, kakainin din sila ng Ibogogo. Well, anyway, so moving on, let's go ahead and discuss yung susunod na creature, which is the Banaspati.
Ang Banaspati ay isang mahiwagang nilalang na nakikita sa maraming nayon sa buong Indonesia mula pa noong sinaunang panahon. Ang nilalang na ito ay inilalarawan bilang isang hugis tao na may pulang balat at matatalim na sungay, katulad na katulad ni Satanas mula sa kandurang kultura. Sa maraming mga istorya, ito ay inilalarawan din na parang isang bungo na nanliliyab na maaaring makaapekto sa paligid nito. Ang isa pang tawag dito ay kimamang. Ito ay kilala na naglalagi sa mga madilim na lugar sa kagubatan o sa bukid, kung saan ito nagdadala ng takot sa mga tao. Ang Banaspati ay pinaniniwalaan na nabubuhay sa galit at matinding emosyon ng mga biktima nito. Ang Banaspati rin ay pinaniniwalaan na nakatira sa isang puno at bigla na lamang lumilitaw ng di inaasahan sa harap ng mga naglalakbay na tao. Sa ilang mga nayon sa Indonesia, hindi nakakapagtaka na magtrabaho ang mga lokal na magsasaka sa buong gabi at bumabalik na lamang sa kanilang mga tahanan kapag dumating na ang bukang luwayway. Sa mga oras na ito, maraming naiulat na Banaspati sightings. Ang Banaspati ay isang mapanganib na nilalang dahil maaari itong maghagis ng apoy at sunugin ang lahat ng bagay na nakapalibot dito. Ang mga taong nakakainkwentro sa Banaspati ay dapat tumakbo palayo sa pinakamalapit na musyala o maliit na moske at manalangin habang tumatakbo pa rin. Ang Banaspati sightings ay hindi kailanman inulat sa mass media, kundi sa pamamagitan lamang ng mga kwento na nagpapapasalin-salin at mga personal na karanasan ng mga nakainkwentro nito. Alright, so yun yung Banaspati. Parang San Telmo siya. Nung nire-research ko ito, sabi ko, parang San Telmo lang ito. Pero dito kasi sa kwento niya, hindi siya parang katulad ng San Telmo lang natin na parang bola lang siya ng apoy na lumulutang-lutang. Dito naman sa Banaspati, meron talaga siyang usual na form. Yung form ay parang sa demonyo. Mas nakakatakot, di ba? Kasi makakita ka ng demonyo eh. Kikilabutan ka na talaga. Pero ano pa kaya yung tipong hugis tao, hindi may sungay, and then may mga, basta ba mga nakakapangilabot ang itsura. So ayun, and then may mga sightings, may mga pictures akong nilagay doon na parang talagang actual na footage daw ng mga alleged na Banaspati. I just don't know kung totoo ba talaga itong mga pictures na to or edited or whatever. Pero ayun, creepy talaga kasi gusto pala nilang parang kumuha ng mga emotions na negative ng mga tao, like kung nagagalit ka or malungkot ka, siguro yun yung mga tao na inaatake nila kasi yun yung mga doon sila nag-feed doon sa negative emotions ng tao na kapaligid sa kanila. So, kung nasa Indonesia ka, I suppose just keep a positive outlook or try to keep a positive try to keep positive thoughts para hindi kayo atakihin ng Banaspati. Hindi siguro iwasan mo yung mga lugar na madidilim, mga liblib na pook, etc. kung hangga't maaari. Lalo na kung depressed-depressed ang ka, diba? Anyway, so let's move on to the next creature. Ang susunod na creature, medyo kakaiba. Anyway, malalaman nyo kung bakit. So ito, ang next creature ay ang Jenglot. Ang isang Jenglot ay isang nilalang na medyo kahawig ng isang tao na ubod na nakakapangilabot sa kultura at mitolohiya ng Indonesia. Ang itsura nito ay halintulad sa isang maliit at buhay na manika na hanggang sa 12 centimeters ang haba. Sinasabi ng iba na sila ay mga mami na nasa pagitan ng 15 hanggang 20 centimeters. Sila ay may mahahabang buhok na tumutubo ng kalat-kalat at nagiging mas magaspang sa kanilang mga binti, at sila rin ay may mga mahahaba at matutulis na kuko. Kuminsan ay sinasabi na sila ay mga dating tao. Sila ay tinatawag din na mga vampira. Nagsimula ang mga Jenglots na magpakita sa komunidad noong 1997. Ang mga Jenglots ay sinasabi na matatagpuan sa Indonesia, lalo na sa Java. Kadalasan ay natatagpuan sila ng mga psychics matapos nilang magsagawa ng isang seremonya. Ang mga Jenglots ay matatagpuan sa anumang lupain,
mula sa ilalim ng lupa, sa isang sirang bubong ng bahay, at maging sa sanga ng isang malaking puno. Ang mga takapangalaga ng Jenglot ay nagpapakain sa kanilang nilalang ng dugo, alinman sa dugo ng hayop, kadalasang kambing, o kaya naman dugo ng tao. Ang mga nagpapakain sa nilalang ng dugo ng tao ay nabibili ito ng legal mula sa Indonesian Red Cross. Ang Jenglot ay sinasabi na hindi umiinom ng dugo ng direkta sa pinanggalingan. Ang tao na tagapangalaga sa Jenglot ay iniiwan ang dugo malapit sa tirahan nito. Hindi lalapit ang Jenglot hanggat may mga tao sa paligid at lalabas lamang ito para kunin ang dugo kapag nasiguro na nito na walang nakamasid sa kanya. Kailangan ng mga nakatira malapit sa Jenglot na mag-alay ng dugo sa nilalang na ito dahil kung hindi, magdadala sa kanila ito ng matinding kamalasan. Ayon sa alamat ng Indonesia, si Jenglot ay isang asetiko na gustong malaman ang Ilmu Petara Karang o ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sinasabi din na ito ay isang inumitanyo na sumasamba sa demonyo at nakakuha ng isang tiyak na kapangyarihan at kakayahan. Sinasabi na kung ang isang tao ay nagtataglay ng malakas na supernatural na kapangyarihan at nag-iuno ito sa isang kuweba, sila ay magiging isang Jenglot. Alright, so yun yung Jenglot. Actually, parang kakaiba ang cute ng pangalan niya. So, pero hindi cute yung mismong Jenglot. Parang pwede siyang nickname, kunyari pangalan mo, Jennifer, ganyan, Jenglot, ganyan. Pero pangit pala ang ibig sabihin nun. So, ayun, so, mahilig ako sa dolls, pero kung ganun naman yung manika makukuha ko na parang tipong may mga pangil, tapos may mga kukukuko, malamang hindi ko rin yung tatanggapin, parang kikilabutan talaga ako. So, kung may mga regalo man sa akin nun, itatapong ko siguro, parang ewan. Kasi although mahilig ako sa kababalagan, pero hindi naman na ganun to the extent na parang monster na yung kinokolek ko or whatever. So, yun yung Jenglot. And yung nakakapagtaka, nung unang sabi ko, bakit kaya nila tinatago or binibigyan pa ng dugo itong mga creatures na to, yung mga Jenglot na to. And then it turns out, yun nga, gaya ng nasabi ko dun sa video kanina, ay pag hindi pala nila binigyan ng dugo itong Jenglot is pepestihin sila, kumbaga. So, parang magkakaroon sila ng kamalasan sa buhay. Maaaring siguro kung mga nag-aalaga sila ng hayop, magkakamatayan yung mga hayop na yun. And then, baka magkakaroon ng sakit, yung mga dilubyo, whatever. So, para lang ma-peace yung Jenglot, para hindi sila malasin and such, kinakailangan nila na, ayun, bibigyan ng dugo. Ang creepy kasi until now, pala pre-practice nila to. So, yung mga Jenglot na known dun sa area, talagang mukha sila ng dugo, iniiwan nila dun. So, binibigyan talaga nila ng dugo itong mga creatures na to. So, yun lang. Medyo creepy for me. Ayun. So, wag, kung may magbibigay man sa akin ng dal dyan, wag niyo akong bibigyan ng Jenglot kasi malamang itatapong ko lang din yun and hindi ko talaga siya gustong makuha. Ang pangit kasi, sobrang pangit. At saka, hindi siya, ayoko ng ganong kasing dal. Anyway, so ang last na creature na feature natin dito sa video na to ay medyo kakaiba siya. So yun, I think medyo known siya sa ano, makaalam nyo na tungkol dito. Pero anyway, so ito yung tinatawag na Pontianak. Ang Pontianak ay isang babaeng multo na may sabampira sa mitohilohiyang Malay. Ito ay kilala rin bilang sa tawag na Matyanak o Kuntilanak, kung minsan ay pinaikli na kunti. Ang Pontianak ay tinatawag na Churel o Churail sa Bangladesh, India at Pakistan. Ang Pontianak ay sinasabing mga espiritu ng kababaihan na manamatay habang buntis. Ang mga Pontianak ay karaniwang itinuturing ng mga kababaihan na may mahabang itim at nabuhok, pula ang mata at puti ang damit na may mga bahid na dugo. Ang mga ito ay sinasabing may kakayahan na mag-anyong napakagandang babae na kadalasan ay mga lalaki ang biktima at yung mga mahihinang tao. Maaari din silang maging anyong hayop dahil sa kanilang pagkauhaw sa dugo at laman ng tao. Ang isang Pontianak ay kadalasang lumilitaw sa kabilugan ng buwan
at hinihayag ang kanyang presensya sa pamamagitan ng matinding paghiyaw ng sanggol. Kung medyo mahina ang iyak, ibig sabihin malapit lang yung puntiyanak. Kung malakas naman, malayo sa iyo yung puntiyanak. Ang ilan ay naniniwala na kung makakarinig ka ng isang aso na umaalulong sa gabi, nangangahulugan ito na malayo ang puntiyanak sa iyo. Ngunit kung yung aso ay umiiyak ng tahimik, ibig sabihin malapit lang yung puntiyanak. Ang kanyang presensya ay maaari din malaman sa samyo ng isang mabangong amoy bulaklak na tulad sa plumerea na sinusundan ng isang nakakapangilabot na amoy na mahahalin tulad sa isang nabubulok na katawan ng tao. Sa Indian version, ang churail ay maaari makilala ang puntiyanak sa pamamagitan ng kanyang paa na nakabaliktad na makikita mo bago ito magbagong anyo sa kanyang pambirang tsura. Pinapatay ng isang puntiyanak ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng pagtusok sa kanilang tiyan, sa pamamagitan ng kanilang matatalim na kuko at pagkain ng mga laman loob. At sa ilang mga kaso kung saan ang puntiyanak ay nagdanais ng maghigante laban sa isang tao, luluray-lurayin ng puntiyanak ang katawan ng biktima sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Sinasabi na kung ang isang tao ay nakabukas ang mata kapag malapit na ang isang puntiyanak, hihigupin ito ang mga mata ng tao mula sa ulo ng biktima. Nakakahanap ng biktima ang puntiyanak sa pamamagitan ng pangamoy sa mga nakasampay na labahan sa labas ng bahay. Sa dahilang ito, ang ilang mga Indonesians ay hindi nag-iiwan ng anumang piraso ng damit sa labas ng kanilang bahay tuwing gabi. Ang puntiyanak ay inuugnay sa puno ng saging at ang kanilang espiritu ay sinasabi na naninirahan sa saging tuwing araw. Upang mapalayas ang isang puntiyanak, isang pako ang dapat na ibaon sa butas sa likod ng kanilang leeg. Ito ay sinasabi na maaaring gawin itong isang magandang babae at isang mabuting asawa. Ngunit kapag inalis ang pako, babalik ito sa pagiging puntiyanak. Sa kaso ng kuntilanak, ang pako ay dapat ilubog sa tuktok ng kanyang ulo. Ang Indonesian na kuntilanak ay katulad ng puntiyanak, ngunit karaniwan itong kumukuha ng anyo ng isang ibon at sumisipsip ng dugo ng mga birhen at mga batang babae. Ang ibon na gumagawa ng tunog na kikiki habang lumilipad ito ay maaaring maipadala sa pamamagitan ng itim na salamangka upang magdala ng sakit sa isang babae. Ang mga sintomas ng sakit na ito ay pagdudurugo ng ari ng babae. Sa kanyang anyong na babae, kapag ang isang tao ay lumapit na sa kanya, siya ay biglang tatalikod at nagpapakita ng kanyang likod na may biyak. Ang ganitong aparisyon ay mas kilala sa tawag na sundel bulong. Okay, so yun yung puntiyanak na babaeng vampira. Pero kakaiba dito kasi, sabi daw nila, ghost daw yung puntiyanak. Okay, pero unlike ghost na alam natin na dito sa Pilipinas, hindi silang nakokontento sa pananakot lang ng tao. Itong puntiyanak na to ay parang vampira. So hindi ko masabi, paano natawag na ghost to kung may parang physical form sila and then kumakain pa sila ng tao. Kasi parang hindi ba more on parang vampira ba to? Siguro parang vampira lang talaga sila. Parang bumangon sila mula sa hukay and then yun nga, naging mga vampira sila na kumakain ng tao and then sumisip-sip ng dugo. So ayan, so ang pinupunta rin nila mas malimit yung mga lalaki kasi nga di ba nangaakit sila. So nagaan yung magandang babae sila. And then yun nga, so siguro akit nila yung lalaki and then kapag nadala nila siguro sa isang liblib na place na walang ibang tao, baka doon sila siguro aatake. Hindi nakakatawa doon yung marang nakalalaman daw nila or nakakahanap sila ng mga biktima nila sa pag may nag-iwan daw na nakasampay na damit sa labas ng bahay. So, ayun, siguro wala talaga nag-iwan ng mga nakasampay na gamit dun sa or damit dun sa bahay dun sa Indonesia
dahil sa takot nga nila dito sa Pontianak. Ayun, ewan ko, naniniwala ba kayo sa ganun? Kasi before, meron akong friend na nakilala rin sa isang paranormal na site na according to her, meron nga rin daw talagang experience yung uncle niya sa Pontianak na muntik na daw mabiktima. So, ayun, hindi ko alam kung gaano katotoo yun. So, pwedeng oo, pwedeng hindi. So, hindi naman natin talaga mapapatunayan, I suppose. Pero anyway, so, mag-ingat na lang talaga. So, yun, ang lesson doon, huwag ka magtitiwala sa mga magagandang babae na basta-basta. Porque maganda pa, titiwalaan mo na. So, malay mo nga kung vampira yun. Sipsipin yung dugo mo, tsaka sipsipin yung mata mo, ganyan. And then, yun nga. So, ayun yung mga creatures na naisip ko na napili kong i-feature dito sa video na to. May mga creatures ba ako na nakalimutan or dapat na finisher ko dito sa palagay ninyo? And then, by the way, nagustuhan niyo ba itong bagong setup ko? So, actually, dito pa rin ito sa same room. So, binago ko lang. So, dati kasi nakasalampak lang ako dun sa sahig habang nag-record ng video. Ngayon, parang meron na akong parang sala or parang sofa na pwedeng upuan para mas komportable ako mag-record ng videos para sa inyo. And then yan, may mga dolls pa rin naman ako na nasa likod ko. Ayun, so for Halloween, bala kong mag-decorate pa din lalo para mas maganda yung setup natin para sa mga videos. So ayun, kung may mga suggestions kayo ha, please paki-inform na lang ako sa comments. Sabihin nyo kung ano yung mga gusto nyo makita dito sa channel ko, kung ano yung mga palagay nyo makakabuti para mas mag-improve and then matuwa kayo lahat. Of course, nandito lang naman ako para magbigay ng saya and then kilabot na rin siguro sa lahat ng mga taong nanonood. Okay, so ayun lang muna sa ngayon. Thank you so much for watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Nagustuhan niyo ba yung napanood ninyo? Kung ganun, bakit hindi pa kayo nagsisubscribe? Mag-subscribe na at manood ng mga videos na i-share namin sa susunod. Or else, pupuntahan ko kayo sa bahay ninyo. Mwahaha!